Sa kabila ng pagiging kahanga-hanga at tapat ng ating mga alagang aso, ang mga ito ay maaaring mapanganib din kung minsan. Sa kadahilanan ng ilang kondisyon, ang bawat aso ay maaaring atakihin ang sinuman kabilang na dito ang kanyang amo. Gayunpaman, mayroong mga ibang breed ng aso na mas mapanganib kumpara sa iba. Halina't ating isa-isahin ang 10 mapanganib na asong ito. Ating simulan na guys. Number 10, Chow Chow. Huwag kang magpapanilang sa among mukha ng asong ito. Isa ito sa nakilala na may mayroong masamang ugali. Maaari kang kagatin ng asong ito kung hindi mo ito mapapasunod sa tamang paraan. Ang asong ito ay sobrang protektado ang kanyang pamilya, kaya di nila hahayaan ng sino man na pumasok sa kanyang teritoryo. Kaya mag-ingat dito. Isa rin ito sa mayroong pinakamahal na breed ng aso. Number 9, Presa Canario. Ang asong ito ay nagmula pa sa Afrika at may timbang na halos 100 hanggang 125 pounds. Ang pag-atake ng asong ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa nagiging biktima nito. Ang asong ito ay maagang sinasanay sa mga pangangaso at sa mga digmaan sa kasaysayan. Ang pagsasanay sa mga aso na laban sa digmaan ay mas nagiging mapanganib na aso. Ikaw, lalapit ka pa ba sa asong ito? Number 8, Great Dane. Ang asong ito ay may hawak na record na pinakamataas na aso sa buong mundo. Kaya naman mas mapanganib para sa mga bata ang lumapit dito dahil sa taglay nitong sukat. Bagamat galing ito sa mabait na lahi, ngunit nagiging mapanganib ito kung hindi maayos na sinasanay at pakipagsosyalan sa mga tao. Gustong-gusto ng asong ito ang pamilyar na lugar o kapaligiran para manatili. Sa mga bagong lugar, maaaring lumikha sila ng problema. Number 7, Tosa Ino. Ang Japanese dog na ito ay may average at timbang na 135 pounds at kilala sa pagiging agresibo. Originally breed as a fighter dog ang asong ito na nakikipaglaban sa iba't ibang bansa. Dahil sa panganib ng asong ito, ipinagbabawal na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Unpredictable ang asong ito sa lahat ng oras na lubha mapanganib dito. Number 6, Fila Brasileiro. Kilala din ito bilang Brazilian Mastiff. Kilala ang asong ito sa pagsalakay sa mga tao. Ang asong ito ay pinagbabawal sa iba't ibang bansa dahil sa potensyal na pagsalakay nito sa mga tao. Kapag ang asong ito ay naiwang mag-isa at parang nabuboring ito, ay nagiging mapanira. Ito ay maaaring alagaan lamang ng mga bihasa sa pag-aalaga ng aso na dumaan sa mga tamang training. Number 5, Wolf Hybrid. Bilang isang hybrid ng isang lobo at isang aso, si Wolf Hybrid ay malaki ang potensyal na makasama sa mga tao. Sa napakaraming di magandang ugali ang asong ito, kaya hindi ito itinuturing na pets o alagang aso. Ganunpaman, kung isang lobo ay nalahian ng isang aso, ito ay mas mapanganib. Upang maging tiyak na ang iyong lobo hybrid ay maayos na kumikilos, kinakailang mabigyan ito ng maayos na training. Kapag ang isang lobo ay nagiging mature, nagsisimula itong kakitaan ng maraming palatandaan ng isang pagiging agresibong lobo. Number 4, Siberian Husky. Ang asong ito ay pinakamalapit na kamag-anak ng mga lobo. Mahusay magtrabaho ang asong ito, ngunit maaaring mapanganib din ito maging sa may-ari o sa amo nito. Sa kadahilanan ng ilang mga kondisyon, magaslaw ang asong ito kapag ito ay bata pa. Hindi inirerekomenda ang asong ito sa mga first time na mag-aalaga ng aso. Ang Siberian Husky ay maaaring maging mapanganib kapag ito ay nababato, mas malakas ang karakter nito ng mga gat. Number 3, Rottweiler. Ang Rottweiler ay isang mapagmahal na aso, ngunit gumawa din ito ng balita ng pagkamatay ng mga kinagat nito. Ang asong ito ay malakas at lubhang mapanganib. Ang mga mapagbabayang may-ari at inaabuso ang asong ito ay nagdudulot ng mas mapanganib sa asong ito. Kinakailangan ng iba'yong training kung ito ay napili mong alagaan. Ang Rottweiler ay may kakayahang pumatay ng tao dahil sa taglay nitong lakas ng katawan at lakas ng panga kapag ito ay kumagat na. Number 2, German Shepherd. Ito ang pinakamahusay na ginagamit ng mga pulis at militar sa kanilang mga misyon. Mayroong matinding kadahilanan ang mga ito. Ang German Shepherd ay isang matalino, agresibo at walang takot na aso.
Kung hindi maganda ang training sa asong ito, maaari nitong atakihin ng mga tao kasama na dito ang may-ari. Original breed for work ang German Shepherd. Napaka-agresibo ng asong ito, kaya naman madalas hindi ito ipinapayo na gawing family pet. Number 1, American Pitbull Terrier. Kilala ito sa pagdatala sa mga balita na pag-atake sa mga tao. Sobrang napaka-agresibo ng pag-uugali ng asong ito. Fighter dog ito, ika nga. Kung hinahamon mo ang asong ito, napakalaki ng chance na makagat ka nito. Sa maamo nitong mukha, ginagamit din ng asong ito para makaakit at makapangagat ang mga usa at toro. Kilala ang American Pitbull Terrier sa pinakamaraming nakagat na tao sa buong mundo kumpara sa ibang lahi ng aso. Kaya ito ang ating number 1 sa ating listahan. Kung nagustuhan niyo po ang bidyong ito, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel para ma-update kayo sa susunod na video. Maraming salamat po!